Bobo! Tanga! What's up mga negro? Andito na naman tayo sa bagong edisyon ng Bad Team Vlogs. Ngayong araw ay pag-usapan natin ang pagiging matalino at pagiging bobo ng mga Pilipino noong nakaraang May 2019 election. Dito na sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, nalaman ang pagiging matalino at bobo ng mga tao depende sa kung sino ang binoto nila nitong nakaraang election. Yun ay, pag bobo ka, sigurado na bumoto ka sa mga artista tulad ni Rivilla tsaka ni Lapid. Mga bobo! Pag matalino naman, sigurado na bumoto ka sa mga tulad nila Diokno, Bamarino, at iba pa ng mga nakapag-aral sa mga matataas na universities. Mga bobo! Oops, bago ka tuloy matrigger, ay alamin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang election. Election is a formal and organized choice by vote of a person for political position and other government offices. At ito ay isa rin sa mga unique characteristics ng isang democratic country tulad ng Pilipinas. At hindi mo kailangan maging college graduate, mayaman, guwapo, maganda, may kotse kang maniwala para makalahok sa isang proseso ng pagboto. So balik tayo sa tanong natin kanina, bobo nga ba ang mga Pinoy voters? Para sa akin, hindi! 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 At isang malaking hindi, dahil kahit kailan ay hindi magiging basiya na pagiging matalino o pagiging bobo ang gagawin mong pagboto sa kandidato o taong gusto mo. Eh bakit ang daming ganung comments sa FB? Paano mo, hindi natin sila masisisi. Bobo kasi is already a regularly or commonly used term na. Sa katunayan, wala na nga tayo sa panahon na piling-pili lamang ang mga okasyon o ang mga pagkakataon na pwede mong gamitin yung salitang yan. Magiging sensitive pa ba tayo sa salitang bobo? Eh sa panahon nga natin ngayon, hindi na nasusukat ang moralidad kung ang tao o ang isang tao ay palamura. May kakilala nga ako eh, madalas niyang ginagawa yan sa national television pa. Putang ina ng imperno na yan. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina. Gaya na sinabi ko sa'yo kanina, hindi bobo ang mga Pinoy voters. Pero meron tayong malaking problema. Alam mo ano? Masyado tayong magagaling. Simple lang, sa sobrang galing natin, lagi natin pinakakait sa ibang tao yung mga kaalaman na meron tayo. At the same time, sa sobrang galing natin, ayaw na ayaw natin tinatama tayo ng mga tao. Lalo na sa social media. For example, sa kaso ng isang kandidato, positive man yan o negative, anong ginawa mo sa mga bagay na nalalaman mo? Wala, di ba? Instead of educating the people around you kung meron man siyang non-believers o mga believers, instead of kausapin mo sila no, para itama kung ano yung mga bagay na maling akala nila towards your candidate, eh wala kang ginawa. Dahil sa masyado tayong magaling, pinili lang natin kung saan mas magiging komportable tayo. So yung mga bagay na hindi magiging kaya-aya sa atin, eh hindi natin tinanggap mula sa ibang tao. Kasi nga, takot tayo na maitama. Instead magkaroon ng mga matatalinong debate sa social media, eh mas pinili natin mag-share ng mga memes na kung saan may sumasayaw na kandidato. Yan kasi tayo eh. Yan ang hirap sa ating mga Pilipino. Masyado tayong madamot sa mga bagay na konting nalalaman natin. Pero pag kalokohan, share natin. Share dito, share doon. Challenge, challenge pa more. Lagi nating tatandaan that election is a popularity contest. And for the past few years, so past few elections, ilan na ba ang mga nailagay nating mga artista? Ilan na ba ang mga na-elect dahil sila ay gwapo maganda? At ilan na ba ang mga naging mambabatas na doktor, human rights activists, at bar top notchers? Hindi ko sinasabi na yung mga artista hindi napapakinabangan, ano? At hindi ko rin sinasabi na lahat ng mga bar top notchers or mga nakapag-aral ng maganda, no? Eh, talagang napapakinabangan. Pero it's a realization, no? Kung gusto natin ng pagbabago, huwag tayong maging masyadong madamot sa mga kapwa natin. Kung gusto natin ng pagbabago, simple lang, umpisa natin sa sarili natin at para sa ibang tao, huwag tayong maging masyadong madamot. Isipin na lang natin ang napakaliit ng oportunidad na meron dito sa ating bansa. Hindi lahat nagkaroon ng pagkakataon, maging kolehiyo, magkaroon ng ganong kataas na pinag-aralan. At hindi lahat naging kasing swerte mo. Kaya lagi tayong maging critical, magtanong, magsaliksik, at huwag masamain kung itatama tayo ng mga ibang tao. Bukas sa mga komento at sigurado, unti-unti magkakaroon tayo ng pagbabago. Maumpisa niyan sa isang tahimik na Facebook community nating mga Pilipina. Matuto tayong tumulong sa mga nangangailangan at huwag na masyadong isipin ang resulta ng isang araw ng botohan. Dahil matapos ang lahat ng ito, pagtapos o pagkawala ng usok na dulot ng apoy nitong nakarang eleksyon, lagi mong iisipin na lahat tayo, Pilipino. Kahit nalisanin mo pa ang planetang Earth, pumunta ka sa Mars gaya ng sinabi mo sa FB status mo.
that's all for today mga kanego. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang updates dito sa ating channel. And don't forget to always celebrate life. Boom! Peace!